lamig. Baho. Ay, medyo mahapdi siya sa mata. Feeling ko pupunitin niya yung mukha ko. Ow! Sakit! Hello everyone, this is Mommy Via and welcome to my channel. So for today's video, medyo naiba to sa usual kong ginagawa. And ang product na itatry natin ngayon ay itong White Star Healing Clay Mask. Ayan, in-email kasi ako ng White Star Healing Clay Mask. Kung gusto ko daw ba itry yung product nila and gawa ng reviews. So sabi ko, yes, interested ako. Dahil sumisikat na nga itong mga bentonite healing clay mask. Yung alam kong pinakakilalang brand ay yung Aztec na nabibili sa Healthy Option. Dati ko pa yung nakikita pero hindi ko alam kung bakit hindi ko siya pinapansin noon. Tapos yung marami na nga akong YouTuber na napapanood na nire-review yung Aztec White Star Healing Clay Mask. Naisipan kong balikan yun sa Healthy Option and... wala. Nakailang branch na ako ng Healthy Option na napuntahan, pero puro sold out talaga. So, ayun, natuwa naman ako kasi nga, sakto na in-email ako ng White Star Healing Clay Mask kasi yun nga yung time na naghahanap ako ng Aztec na Healing Clay Mask kasi nga, bala ko sana siyang i-review. Pero ayun nga, dahil wala ako nakita, thankful ako na in-email ako ng White Star Healing Clay Mask. So, thank you po sa pagpapadala sa akin ng product na to. Pero, kahit na pinadala lang sa akin to, isasabihin ko pa rin yung honest opinion ko at kung ano yung totoong experience ko dito sa product na to, kung nag-work ba talaga siya sa akin or hindi. So, ang sabi dito, mix 10 grams of clay, approximately 2.5 teaspoons, with water or apple cider vinegar to create a thick paste. Let mask set for 15 to 20 minutes or until completely dry. Do not use metal bowl or utensil to mix it. So ayan, ito na yung nagawa ko. Sabi, i-mix mo lang hanggang makakuha ka ng paste-like na texture. So ayan siya. And ayun pa pala, sakto kasi meron akong galit na pimple dito. Kahapon lang tumubo to, hindi ko siya naagapan, hindi ko siya napigilan, kaya lumabas siya ng ganyan, nasaya-saya niya dahil nakalabas siya. Pero maganda na rin yun, at least matatry natin kung talagang makakatulong tong White Star Healing Clay Mask, kung mapapakalma niya talaga tong pimple ko, na galit ngayon. Itong foundation brush na lang yung gagamitin kong pang-apply sa face ko, dahil wala akong spatula. Kaya naglagay lang ako nito para hindi maging sagabal yung buhok ko. Oo na, malapad na yung noo ko. Alam ko na yun. Huwag nyo nang sabihin. So, kailangan, bago nyo ilagay itong product, siguraduhin nyo lang na bagong hilamos kayo and malinis yung mukha nyo. And wala akong nilagay na kahit ano sa mukha ko except sa aking kilay dahil alam nyo na... para naman kaaya-aya tayong panoorin, di ba? Hindi naman kailangan maglagay ng mask sa kilay, kaya... So, mag-start na ako. Sana tama itong ginawa kong paghalo. Ooh, lamig! Baho. Malamang apple cider yung nilagay ko. Anong ine-expect mo, Bia? Pero pwede rin namang water yung ilagay nyo. Pero mas prefer ko lang yung... apple cider. Kasi feeling ko mas maganda yung effect niya kapag apple cider. Yun nga lang. Baho. Iwasan lang yung mata. Pero medyo mahapdi nga siya sa mata eh, dahil siguro sa apple cider vinegar. Kaya medyo mahapdi siya. So, buti na lang din talaga sakto na may isa akong galit na pimple para matest natin talaga siya kung nakikita niyo si KitKat sa likod. KitKat, huwag ka malikot ha. Baka malaglag yung camera ko ha. Uy, nalagyan yung kilay ko. Kakasabi ko lang, hindi naman maglalagay ng mask sa kilay. Medyo mahapdi siya sa mata. Ito ang tinatawag na tiis gandong. Ano ba yan? Oh my goodness, yung kilay ko. Madalas lang talaga akong tubuan ng mga pimple dito sa may hairline ko. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero dyan talaga ako madalas tubuan ng malalaking pimple. And nagkataon lang, siguro sa sobrang babad ko sa pag-e-edit kahapon. Kaya ito. Yan, tumubo siya. Tama na ba to?
Nagkakagay ka? Ako, lalo nga ba ako? Nagkagay ka sa ilalim ng ilong mo. Pero ang lamig niya sa mukha, para akong nagpapa-facial. Minus the amoy, ha? Ayan, ayaw na niya mag-focus sa akin. Hindi na niya matrack yung mukha ko. Ako pa rin to. Si Mami V pa rin to, mag-focus ka sa akin. Hindi ako monster. Ako pa rin to. Ayan. Napapakiusapan naman pala tong camera ko. Dumihan natin dito. Baka sakali. Baka matakot sa akin si Louie mamaya. Bagong gising pa naman. Baka maalimpungatan sa mukha ko. Uubusin ko na lang to kasi sayang. Kaya ayan. Mag-focus tayo dito sa ilong dahil dyan yung malalaking pores. Yan, lalapit na lang siguro ako. Para makita nyo rin kung anong nagaganap na sa pagmumukha ko. Sa ngayon, wala pa naman akong nararamdaman na something. And wala ring stinging sensation. Walang hapdi effect. Sa ngayon, wala pa naman. So, antayin ko lang tong mag-dry. Siguro mga 15 to 20 minutes yun yung nakalagay sa instruction or hanggang sa mag-dry siya. Pero sa ngayon, wala pa naman akong nararamdaman na mahapde. Tsaka medyo nagagalaw ko pa rin naman yung mukha ko. Hindi pa naman yung tipong, hindi ko na mga ngayon mukha ko. Medyo mabigat lang siya sa pakiramdam dahil ngayon nga, syempre, nakamask ka. Kung ano yung usual na feeling mo kapag ka nagpapalagay ka ng mask, ayun, ganun lang yung feeling niya sa ngayon. And ang asim-asim ko na. Kakaligo ko lang, pero bakit ang asim ko na? And ayun nga, medyo napansin ko, may pagka-hapdi lang siya sa mata. Nang konti lang naman. Hindi naman yung tipong maluluha ka na sa hapdi, pero sakto lang. So habang inantay natin na maging completely dry siya, basahin natin kung anong yung kiniklaim ng products. Ang sabi dito, 100% all natural, unclogs and shrinks your pores. Kailangan ko yon. Helps control your acne. So, sakto nga to dahil nga meron akong galit na pimple dito. Medyo hindi naman makapagsalita. Yan. Medyo binabanat na niya yung mukha ko. Draws toxins out of... Hindi mo ka ba? Hindi na mabuka yung bibig. Draws toxins out of your skin. Makes your skin softer. Exfoliates your skin. Ayan. Yun yung mga sinasabi ng White Star Healing Clay Mask. And yung nagustuhan ko rin dito sa White Star Healing Clay Mask, may iba-iba silang sizes nito. Yung nasa akin ay 100 grams lang, pero 2.5 teaspoon lang naman yung kailangan mo. Pero ako ang ginawa ko kanina, 1 tablespoon lang. Sobrang konti lang, and kahit maliit lang yung bilhin mo, matagal mo na siyang magagamit. Kasi malamang, hindi mo naman to araw-araw gagamitin. Kasi pwede mo lang itong gamitin ng once or twice a week. So, tipid na rin kahit maliit lang yung bilhin nyo. And ayun, yung masasuggest ko nga, maliit lang muna yung bilhin nyo kasi nga, hindi pa naman kayo sure kung mag-work sa inyo to and kung magiging compatible sa inyo tong product na to. And kung mag-work man sa inyo, saka na kayo bumili ng yung full size nila. 5 minutes na ang nakakalipas, medyo tumitigas na siya. And hindi ko na masyadong mabuka yung bibig ko. Hirap magpaganda, be. Bakit ganito kahirap magpaganda? Ayan, ipapakita ko sa inyo ng malapitan after 5 minutes. And ayun nga, kahit 5 minutes na ang nakalipas, may nararamdaman pa rin akong konting hapdi sa mata ko. Sobrang tapang ng apple cider vinegar. Ganun talaga, tiis ganda. Dry na siguro to, no? Sobrang dami ko nang na-try na mask. Ito yung pinaka sobrang hindi ko na talaga siya, hindi ko ma-explain na parang kapag gumalaw ako ng konti, feeling ko pupunitin niya yung mukha ko. Kaya ingat na ingat ako magsalita. Tingnan niyo, hindi ko na ma-open. Hindi ko na ma-open yung bibig ko sa sobrang tight niya. Sobrang tight niya pala talaga, no? And ayun, 20 minutes na ang nakalipas. Actually, lumampas na ako. Naging 25 minutes na kasi sinundo muna ni Al si Ayu sa tutor niya. And ito na yung itsura niya sa akin. Ayan. Alam mo yung parang
literal na nilagyan ako ng semento sa mukha na hindi ko ma-explain na natuyong semento. Ganon, ganon na ganon yung pakiramdam ko. Ayaw niyo talaga mag-focus sa akin. So, try natin tanggalin. Sabi dito sa instruction, it's with warm water and clean cloth. So, may nakaready na akong warm water dito. Wait lang. Woo, struggle's real. Inakyat ko talaga yung balde dito, ano? Sa ngalan ng YouTube. Woo! So, ayan. May niready na akong warm water dito. Hindi ko siya talaga maigalaw. So, try natin kung mabilis siyang matatanggal. Ow! Sakit! Masakit siyang tanggalin. Hindi ata pwede itong ginagawa ko. Kailangan diretso sink ako. Ganito ba talaga to? Mainit siya sa mukha. Sobrang parang umakit yung dugo ko sa mukha ko. Sobrang init niya sa pakiramdam. Pero wala akong nararamdaman na hapde, na stinging sensation, wala. Wala akong nararamdaman. And alam niyo yung feeling na kakagaling niyo lang sa derma para magpa-facial. Ganun na ganun yung pakiramdam ko. Minus the amoy, syempre. Pag nagpapaderma tayo, syempre hindi naman maasim dun. Pero grabe, para akong may lagnat. Pero ipapakita ko sa inyo closely kung ano yung nangyari sa aking mukha. Ayan. So, kitang-kita nyo naman na namula talaga yung mukha ko. And mainit talaga siya sa pakiramdam. And habang naghihilamos na ako kanina, medyo kinakabahan ako. Kasi nga, medyo sensitive yung skin ko. And baka mag-react ng hindi maganda yung skin ko sa kanya sa sobrang tapang niya. Pero ayan, buti na lang, hindi naman ako nagka-rashes. Ayan, sa pimple ko, parang medyo kumalma siya. Hindi na siya yung katulad kanina na parang galit na galit. Ang lakas ng pakiramdam ko bukas, tuyo na to. Habang inaantay kong mag-dry yung mask sa mukha ko, alam niyo yung feeling na parang may humihigop na ng mga whiteheads nyo, ng mga blackheads nyo, mga pimple nyo. Ayan, ganun na ganun yung feeling niya. Sa ngayon, oo, nagustuhan ko yung effect niya. Kahit medyo pinapula niya yung mukha ko. And hindi ko alam kung ako lang, pero parang na-emphasize niya yung mga bumps ko sa mukha. Siguro ngayon lang yan. Kaya, i-update ko na lang kayo bukas. Siguro mag-i-insert na lang ako at the end of this video ng short clip pagkagising ko kinabukasan para makita nyo rin kung ano yung effect niya sa akin makalipas ang magdamag. Wow! Tagalog na Tagalog talaga ang mamibi. Huwag natin kakalimutan maglagay ng toner para maklose niya yung pores. Kasi alam ko yung ganyang mask, ino-open niya yung mga pores natin. So, maglalagay tayo ng toner. Ang gagamitin kong toner, ito na lang, yung Claire's na Supple Preparation Toner. Hindi ko na kasi kailangan ng cotton pads dito, kahit pat-pat na lang. Yung feeling ko sa mukha ngayon, parang sobrang lumambot, naging smooth talaga siya, and na-exfoliate ng sobra-sobra. And syempre, mag-moisturizer na rin ako. Yung favorite kong moisturizer sa Clinique na moisturizing gel. Ayan. Ito na lang yung ilalagay ko. So, tignan natin kung may mangyayaring difference pag naglagay ako ng moisturizer. Ayan, wala naman ako nakitang difference. Wala naman akong nararamdaman na something nung pagkalagay ko ng moisturizer. Ganun pa rin siya. Mainit pa rin yung mukha ko. Ayan, sobrang natutuwa naman ako sa result. Pero siguro mas maganda pa yung result nito kinabukasan. So, mag-i-insert na lang ako ng clip. So, kung gusto nyo i-try itong White Star Healing Clay, meron siyang iba't ibang sizes na available. Meron siyang 300 grams, 599 pesos. Meron din siyang pinakamaliit na 20 grams. I suggest yun muna yung bilhin nyo para matry nyo muna kung mag-work sa inyo bago kayo bumili ng malaki. Ayan, yung 29 grams ang price ay 89 pesos. And yung pinakamalaki nila, 500 grams. And ang price nun ay 799 pesos. So, 800 pesos. So, itong White Star Healing Clay Mask ay mabibili nyo sa Lazada. Ilalagay ko na lang yung link nila dyan sa aking description box.
And kung interesado naman kayong itry itong White Star Healing Clay Mask, i-enter nyo lang sa promo code ang DIAVLOG15 para magkaroon kayo ng 15% off discount. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo yung ginawa kong video today. And kung nagustuhan nyo naman itong ganitong video ko, please don't forget to like. Comment kayo sa baba kung ano yung mga favorite mask nyo na naging effective sa inyo. And syempre, subscribe! Maraming salamat! Bye-bye! Good morning, guys. So, ayan, kakagising ko lang. And dito na yung effect ng mask sa akin. Wait lang, tatanggalin ko na lang. Ayan na yung naging effect niya sa akin. Overall, nagustuhan ko talaga siya. Medyo ano pa yung yung boses ko kasi kakagising ko lang. Itong pimple ko dito, medyo nag-dry na siya. Hindi na siya katulad kahapon na parang, alam niyo yung parang magang-magana pimple. Pero ngayon, medyo kumalma na siya and lumabas na yung parang, sorry ha, pero nana, ayun. Parang lumabas na yung parang pinaka nana niya. Nagustuhan ko yung effect niya. Alam niyo yung pagkagising mo, parang fresh, ganun. Parang ang healthy-healthy ng skin ko. Parang tuwang-tuwa akong tumingin sa salamin pagkagising ko. Hindi pa naman natin talaga makikita yung pinaka-effect ng mask kasi isang beses ko pa lang siyang na-try. Siguro gagawin ko yun twice a week. Tsaka yung dito ko, parang nabawasan niya yung blackheads ko. Wala na yung masyadong magagaspang na area. Hindi ako nagbibiro. Sobrang smooth talaga niya. So kung tatanungin niyo kung marirecommend ko ba tong product na to, yung White Star Healing Clay Mask, yes. Kailangan nyong itry sa sarili nyo. Kahit yung maliit lang, yung 89 pesos ata yun, yung parang 20 grams nila, try nyo muna yun. Again, kung interested kayong bumili, available ang White Star Healing Clay Mask sa Lazada. And wag na wag nyong kakalimutan, i-enter yung promo code na DIAVLOG15 para magkaroon kayo ng 15% off discount. Maraming salamat ulit. Bye!